Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa webis tayo na ikalabing tatlo na linggo ng pangkaramang panahon. At ngayon, sais ng Hulyo, ating gunitain si Santa Maria Goretti, dalaga at martir, na pinatay noong 1902 sa Ascona, Italia. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Seno ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para kay Hirin Manuel at ang intensyon para kay Arthur Pascua. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, sinubok ng Panginoong Diyos si Abraham gaano siya katapat na ialay ang kanyang bugtong o kaisa-isang anak na si Isaac. At nakita ng Panginoon ang kanyang pananalig at pananampalataya, kaya iniligtas si Isaac. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo ay pinagaling ng ating Panginoon ang isang paralitiko sa pamagitan ng pagpapatawad ng kanyang mga kasalanan. Tayo rin ang ilangan ng kapatawaran at kagalingan espiritual ng ating Panginoon. Kaya, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mo kapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagang Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Lubin mong magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo. Pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang tatlong araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugong patanong ni Abraham.
Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpahanggang sa ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig. Sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, ang poon ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapaghinuhod. Ang poon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Ni Kristo ang Diyos at mga
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo, at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung paano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang iskribang naroon, "Lapastangan ng taong ito ang Diyos." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Aling ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila ay natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa iyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Wibis tayo ng 13 na linggo sa karniwang panahon. At ngayon, City ng Hulyo ay siyang ating pagunita sa isang batang martel na si Santa Maria Goretti. Sa atin pong mga pagbasa, atin pong makikita ang tungkol sa kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Gracia, biyaya, kaloob. At ang kaloob ng Diyos ay lagi nating hinihingi. Iniluhog natin, kaya nga tayo pupunta sa mga simbahan gaya dito sa ating Minor Basilica ng Quiapo upang lumuhog tayo ng kaloob ng Diyos, ng Kanyang grasya. Yun pong gustong makatanggap ng grasya o biyaya mula sa Panginoong Jesus Nazareno, pumalakpak. Lahat tayo ay gusto ng kaloob ng Diyos. Lahat tayo ay gustong magkaroon ng grasya o biyaya. Maaring ito'y kagalingan. Maaring ito'y kung anumang kinakailangan natin. Maaring ito ay kabubuti ng pamilya o ng isang tao. Lahat po ay kaloob ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ang kaloob ng Diyos ay napahayag kay Abraham. Sinusubok lang ng Panginoon gaano katibay, gaano katapat si Abraham sa kanyang pananalig sa Diyos na si Yahweh. At sinasabi, "Ialay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na alay na susunugin." Biro mo, anak niya, kakaisa. Wala na siyang ibang anak. Siya ay 100 years old na. Paano pa siya magkaroon ng anak at ito'y ipaalay ng Diyos sa kanya? At nagpunta siya sa kahabaan ng puok ng Moria at sa kabundukan. Doon, ialay na sana niya ang kanyang anak. At nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Kaya pinasabi sa anghel ng Panginoon na iligtas ang kanyang anak sapagkat nakita na ang katapatan ni Abraham sa kanya. Ito ang kaloob ng Diyos. Una, nailigtas
si Isaac upang siya ang magiging mga mangunguna na mga patriarka na magdala ng mga biyaya, mga kaloob ng Diyos. At ang pangalawang kaloob ng Diyos, natuloy din ang pag-aalay ni Abraham dahil mayroong tupa na naroon at yun po ang kanyang inaalay. Sa karanasan ni Abraham ay karanasan din ng lahat. Gaya ng sinabi ng ating salmista sa Salmo 114 na kung tumatawag siya sa Diyos, sinagot agad dahil ang Diyos ay kapiling niya lagi sa buhay. Kung tayo ay gustong makatanggap ng biyaya ng Diyos, taos-puso tayong mananalig sa Kanya na nariyan lang siya, kapiling natin siya, hindi tayo iniwanan ng Diyos, kailangan lang tayong matapat sa Kanya gaya ni Abraham. At kailangan natin ang paghingi ng kapatawaran ng Diyos. Hindi man hingin ito, halimbawa sa isang tao na paralitiko sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, Versyo 1 hanggang 8. At ito ay nakita na ng Panginoon. Ngayon, kailangan ng pagpapatawad ang isang paralitiko doon sa Kapernaum. Nung umuwi ang ating Panginoon, dinala sa kanya ang isang paralitiko at sinabi niya kaagad, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na ng iyong mga kasalanan." Apyentay, so hamartyay, pinatawad na ang iyong kasalanan. Para sa mga Hudyo, ito ay magawa lang ng Diyos. Kaya itong mga iskriba na sa loob nila, sa versikulo 3, kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, na nilapastangan ng taong ito ang Diyos. Kasi hindi sila naniwala ng ating Punghesus Nazareno ay ang Mesiyas na pinadala ng Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na patunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao, itong anak ng tao ay Huyo-Antropo, ay ang code name ng Mesiyas, anak ng tao, may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sa pamagitan ng ating Panginoon, atin pong makikita na tayo ay hindi makulong, maparalisa sa dalawang o tatlo na paralisis ng ating pagkatao. Paralisis na espiritual na tayo'y hindi makakilos dahil sa kasalanan. Paralisis na psikolohikal na kung saan tayo ay hindi makakilos ng maayos sapagkat ang ating pag-iisip ay nakontrol ng hindi maayos na pag-iisip. At paralisis na physical na mayroong ilang tao na hindi makakilos dahil sa kanilang kapansanan. Ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng biyaya, ng kagalingan sapagkat gusto niyang ipahayag ang kaloob nito. Versikulo 6, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo ay nagpahayag na ang lahat ng mga nangyari sa buhay na siyang nagparalisis sa atin. Spiritual man na paralysis, psychological man na paralysis, physical man na paralysis, ay kaya itong pagalingin ng Panginoong Hesus upang tayo ay manumbalik sa ating buong pagkatao. Ang ating pagpanumbalik sa ating buong pagkatao ay ang pagbalik sa atin sa mga sinaunang kondisyon ng tao na nilikha tayo na kawangis at larawan ng Diyos.
at bilang kawangis at larawan ng Diyos, atin pong matanggap ang kabuuang kapuspusan ng ating pagkatao na kung saan tayo ay maging ganap, na tayo ay malaya dahil naligtas sa kasalanan, na tayo ay magkaroon ng lahat ng kagalingang psikolohikal at pisikal, na tayo ay magkaroon ng kaloob na espiritual na biyaya mula sa Diyos. Tayo na narito sa mundo ay hindi pabayaan ng Diyos. Handa niyang ibigay anumang kaloob na hingin natin upang tayo'y mahango sa ating pagkaparalisis sosyal, politikal, ekonomikal, o dili kaya anumang klaseng pagkaparalisis dahil gawa ng mga tao. Tayo ay hango ng ating Panginoon sapagkat minamahal tayo ng tunay na sa atin na ating tugunan at tapatan ang kanyang pagbibigay ng kaloob sa atin, ang karis, ang kaloob, ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pagsabuhay, ng buhay pananalig, katapatan at pagmamahal sa Diyos. Naway, magmahal tayo sa Kanya ng tunay, manalig din ng tunay sa Kanya, sapagkat mahal na mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Atin pong itutugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagkapatawad ng mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga namayapa naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hingin namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Alak na ito, handog ng bayang umakasa, sumasambat
sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Maria Goretti, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng mga Panginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayon. Ikalaglak naming may mga banal na tao. Nagtalaga ng sayo sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay yung anak na minamahal at ang kabanalang iyong taglay at hangad na ng kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kay kaysa namang elsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan kami nagbunyay sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sinaming obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tutulin sa iyong kaliwanagan. Kawan, minipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Maria Goretti, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal, na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapipaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot. Karunungan mong angkit, siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang mailidihim sa'yo sa'king gawa, di ko pa binabanggit. Ang siyang
Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pagkikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o banal na misa kayo narito sa loob at sa labas ng dambanan ng Itim na Sayo ng Quiapo. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan away ang inyong panalangin na ilinggay ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church pagparaan kayo ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon pagparaan kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Tayo ay bigyan niya lagi ng mga kaloob na ating kinakailangan upang tayo magmahal at maglingkod sa Kanya. Ngayon po ang kusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagibagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus na sa rin nagmasingan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ang kana nagsusumamo sa imakamta naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pamitan ng imbinisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kinaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Hesus. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nazareno,